we interrupt this program to bring you Courage the Cowardly Dog Show! Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang Courage the Cowardly Dog mula sa pinakasimulang episode hanggang sa kaduluduluhan nito sa loob lamang ng 20 minutes. Tatalakayin din natin kung paano inampot si Courage at anong trahedya ang daylan kung bakit sinasaktan lagi ni Eustace si Courage. Nga pala, bago ko to simulan ay shoutout muna kay Jack392. Palagi kasi siya nagko-comment every video natin. So, maraming salamat at isang mapagpalang araw din sa'yo. So, ano pang inaantay natin? At ganito, nagsimula ang storya. Ang cartoon show na ito ay tungkol kay Courage, na isang maliit na asong kulay pink na mahiyain at matatakutin. Nakatira siya kasama ang kanyang mga amo na sina Muriel at Eustace Bag sa isang farmhouse sa kakaibang bayan na tinatawag na Nowhere. Ang asong ito ay alagang-alaga niya si Muriel. Palagi siyang nakalerto para iligtas si Muriel sa iba't ibang creepy at kakaibang bagay, kabilang na nga ang supernatural creatures at iba't ibang spooky na bagay. So in short, nahaharap si Courage sa iba't ibang weird at menacing adventures para lamang mapanatiling ligtas si Muriel. Pero ang tanong, paano nga ba nakita ni Muriel at Eustace si Courage? Kailangan natin balikan ang episode na tinatawag na Remembrance of Courage Past. Dito, makikita natin si Courage noong bata pa at masayang naglalaro kasama ang kanyang mga magulang. Pero nagbago ang lahat nang maipit ang ulo niya sa gatepost at dinala siya ng kanyang magulang sa isang doktor na mga hayop. Noong mga panahong yun, humiling ang doktor na ito na makausap ang magulang ni Courage ng pribado. Ngunit habang abala si Courage, bigla na lamang nawala ang kanyang mga magulang. Narinig niya ang kanyang mga desperadong sigaw habang kinukuha sila ng vet gamit ang panghuli na net. Dahil doon, sinubukan niya sundan ang bakas ng kanyang mga magulang. Hanggang sa matagpuan niya na nga ito sa isang kwarto na punong-puno ng asong nakakulong at nakita niyang kinuha ang kanyang magulang sa isang net. Sinundan naman ulit siya ni Courage at nakita niyang ikukulong ang kanyang mga magulang sa isang spaceship at ipapadala ito sa kalawakan. Ginawa ni Courage ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit sa kasamang palad ay hindi na naligtas ang kanyang mga magulang. Kaya dahil sa lungkot at takot, tumakas si Courage sa isang eskinita, dumaan sa basurahan at doon niya nakita ang racket na lumilipad papunta sa kalawakan. Nasaktan siya noong mga panahon na yon. Umupo si Courage sa eskinita at sa kabutihang palad ay natagpuan siya ni Muriel Bag. Kaya naman, kinuha siya ni Muriel at pinangalanan siyang Courage. At simula nun, naging bagong mapagmahal na amo niya na si Eustace at si Muriel. Kaya naman simula nun, naging mahalagang miyembro na siya ng pamilya. Dahil palagi niya naliligtas ang dalawang matanda mula sa creepy encounters mula sa middle of nowhere. Sa totoo lang, sadyang matatakotin si Courage. Seryoso, halos lahat ng bagay ay natatakot siya. Pero ang nakakamangha sa kanya, kapag ang kanyang mga amo o kaibigan ay nasa panganib, nagiging fearless hero talaga siya. Tunay siyang nagpapakita ng katapangan kahit na minsan ay medyo iyaktawa na ang kanyang reaksyon. Palagi siyang handang isantabi ang kanyang takot para lamang maprotektahan si Muriel. Ngayon, pag-usapan natin si Eustace. Bakit siya laging galit at bakit lagi niyang tinatakot at sinasaktan si Courage? Bale ang storya niyan, si Eustace ay talagang sawang-sawa na sa lahat ng bagay sa paligid niya. Madalas mo siya makikitang nakaupo sa kanyang paboritong upuan na nagbabasa ng Nowhere News at nanonood ng kanyang pinakamamahal na TV. Ang pera ang pangunahing obsesyon ni Eustace. Palagi siya naghahanap ng paraan para kumita ng pera ng mabilis. Kawawa nga si Courage eh. Kapag mainit ang ulo niya, si Courage ang pinagbubuhusan niya nito. Tapos, madalas niya pang tinatawag itong stupid dog. Yes, stupid dog. At oo, hindi talaga gusto ni Eustace si Courage. Pero alam nyo ba, ang inis niya kay Courage ay nagmumula sa isang maselang bagay. Nagseselos siya sa walang kamatayang pagmamahal ni Muriel sa maliit na asong si Courage. Kaya naman, kinugulo niya si Courage para mailabas ang kanyang inis o minsan para lang sa katuwaan.
Kung may isang bagay na sigurado, yun ang pagiging grumpy ni Eustace at patuloy na kalokohan sa kawawang si Courage. Pero, bakit nga ba siya ganito? Ang pangunahing daylan ay ang kanyang magulong pagkabata. Nabuhay kasi siya sa anino ng kanyang masungit na kapatid na si Horst na isang hunter at mas magaling sa kanya sa lahat ng bagay. Kahit na nga nung pumanaw si Horst, hindi pa rin lalampasan ni Eustace ang trauma na binigay ng kanyang kapatid at gusto niyang patunayan ang kanyang sarili na mas mahusay siya kaysa dito. At syempre, huwag din natin kalimutan ang hindi masyado mapagmahal na pagtrato sa kanya ng kanyang ina at ang pagpapabaya ng kanyang ama sa kanya. Kaya nga sa episode na Mother's Day, kitang-kita mo kung gaano kahirap ang trato sa kanya ng ina. Halatang takot na takot siya sa kanyang ina at nag-aatubili pa siyang bumisita dito nang wala si Muriel. Pero sa hindi inaasahan, yung nanay ni Eustace ay nakakapagtakang parang mas mahal niya pa si Courage kesa sa sariling anak na si Eustace. Nakakadurog ng puso na makita ni Eustace na tinatrato ng ganito si Courage. Mabait at maalaga siya dito, pero pagdating kay Eustace ay wala siyang ibang ginawa kundi maging masungit at bossy. Para mas lalong lumala pa, hindi niya ito tinatawag sa pangalan niya. Ang tawag niya kay Eustace ay Stupid Boy. At kung hindi pa yun sapat, nag-e-enjoy na takutin si Eustace ng kanyang nanay gamit ang parehong maskara na ginagamit nito takutin si Courage. Parang nag-e-enjoy talaga siya pahirapan ng sariling anak kaya hindi nakakapagtaka na lumaki si Eustace na may matinding sama ng loob sa iba at tinatrato niya ang aso na tulad ng pagtrato ng kanyang ina sa kanya. Tungkol naman sa ama ni Eustace, hindi masyadong kilala ang karakter na ito. Pero nabanggit siya sa isang episode na tinatawag na Sand Whale Strikes na kung saan isang green whale ang humingi ng accordion na ninakaw ng kanyang ama sa kanya. Natuklasin din natin na may maliit na bangkang ginamit ang tatay ni Eustace sa paghabol sa balyena sa mga buhangin. Si Eustace sa totoo lang, mukha naman siyang organized na tao. Pero sa loob-loob niya, hindi niya matanggap na may kakulangan siya sa kakayahan, talento, itsura at kaalaman. Kaya naman sa akala niya na kaya niyang ayusin ang lahat, madalas itong nauuwi sa isang malaking sakuna. Napansin niyo rin ba yung farm ni Eustace? Wala man lang tumutubo o damo, di ba? Sa isang episode, sinabi ni Eustace na pangit lang daw ang lupa ng kanilang lugar. Pero ayon sa espiritu ng Harvest Moon, sinabi niya na kaya ganun daw ang farm ni Eustace ay dahil daw ito sa kawalan niya ng respeto. At hindi lang yan, sobrang gahaman din ng taong ito. Gagawin niya ang lahat para magkapera lamang kahit galing ito sa illegal at mapanganib na paraan. Hindi siya masyado concerned sa malinis na pagkakakitaan. Ang mahalaga kay Eustace ay mapuno ang kanyang bulsa anuman ang mangyari. Pero sa kabila ng lahat, kung naalala niyo yung episode na nagpakita si Shirley, yung manghuhula na aso, ay pinakita niya ang ibang side ni Eustace. Sa ilalim ng galit at matigas na panglabas nito, ay malambot din naman pala ang puso niya. Sa episode na kasi yun, nakita natin siyang nagbukas ng damdamin. Parang walang magawa na bata. Alam niyo ba, marahil yun yung unang tanging pagkakataon na nakita natin siyang umiti sa buong palabas. Parang may mabuting tao pala na nakatago sa ilalim lahat ng trauma na naranasan niya mula pagkabata. Si Eustace, kahit medyo grumpy siya at magagalitin, may mga damdamin din siya sa malalim na bahagi ng kanyang puso. Tulad na nga lang sa isang episode na tinatawag na Bad Hair Day, na makidnap si Muriel, mas nag-aalala siya kung sino ang maghahanda ng hapunan kaysa sa panganib na kinakaharap ng kanyang asawa. At nang malaman naman ni Eustace na dinala pala si Muriel sa eksperimento, ay sinabi niya na dapat siyang bayaran ng kumpanya para dito. Sa episode na ito ay sobrang loko-loko talaga ni Eustace. Pero sa isang episode na pinangalan ng MacPherson Phantom, halata din naman na may malasakit siya kay Muriel. Lumaban pa nga siya sa kanyang sariling ina na gusto siyang palayasin. Ngayon, pag-usapan naman natin si Muriel. Si Muriel ay sobrang mabait at maalaga. Kaya mahirap paniwalaan na napunta siya kay Eustace na kabaliktaran niya. Pero alam niyo naman, di ba, na opposite attracts talaga. Sa isang episode na Little Muriel, nakita natin si Muriel bilang bata
Matapos siyang tamaan ng tornado at magbalik siya sa edad na 3 years old. Si Courage naman ay inako niya ang responsibilidad na alagaan si Muriel. Medyo mahirap alagaan si Little Muriel. Makasarili siya, hyperactive at mahirap kontrolin. Pero sa huli naman, ay nakagawa si Courage ng plano para maibalik si Muriel sa kanyang normal na edad. Kaya ibinato niya ito sa tornado para makabalik ito sa dating sarili. Nakakatuwa man makita si Muriel bilang bata, pero masaya ako na bumalik siya sa kanyang normal na edad at patuloy na nagpakalat ng kabaitan sa nowhere. Si Muriel at Eustace, kakaiba talaga ang tandem nila. Sa kabila ng grumpy na kalikasan ni Eustace, mahal na mahal siya ni Muriel at makikita mo yon sa paraan ng pag-aalaga niya dito. Pero hindi siya basta-basta nagpapalamang. Kapag lumampas na sa linya si Eustace, ay hindi siya nagdadalawang isip na hampasin siya ng rolling pin. Katulad na lang na nangyari sa Ball of Revenge na episode na kung saan pinalabas niya si Eustace na matulog sa sahig dahil nga sa pagtakot kay Courage. Pero alam mo kung anong sweet dito sa dalawang to? Na kapag nasa pag-anib naman si Eustace, lumilitaw ang pagmamahal at pag-aalala ni Muriel para sa kanya. Makikita niyo yung pag-aalala niya sa episode na tinawag na Queen of the Black Puddle, sobra siyang nag-alala sa kakaibang pag-uugali ni Eustace at na makidnap nga ito, hindi niya napigilang umiyak. Pero syempre, pagbalik ni Eustace na nakaligtas na nga ito, ay binanatan niya pa rin ito dahil sa pagiging sobrang pabaya. Ang pagmamahal ni Muriel kay Courage ay sobrang nakakataba ng puso. Tinuturing niya ito na parang sariling anak at kitang-kita kung gaano kamahal ni Courage ang mga ito. Kapag nasa panganib si Courage, hindi natatakot si Muriel na maging fierce at harapin ang mga masasamang tao. Tulad na lang sa episode na tinatawag na Muriel Meets Her Match na kung saan hinabol niya ang mga villain na dumukot kay Courage. At masasabi ko na palagi siyang nandyan para suportan nito. Hindi mo akalain pero alam niyo rin ba na magaling si Muriel sa pagdugtog ng sitar at piano? Ginagamit niya ito tuwing nagre-relax siya at nagre-relieve ng stress. Pero sa isang episode na tinatawag na Courage in the Big Stinking City, talaga namang namangha ang lahat sa galing niya sa pagtugtog ng sitar at nanalo pa nga siya sa isang contest na nagbigay ng kahanga-hangang performance sa The Computer New York. At pati nga sa episode na Record Deal, casual lang niyang pinahanga ang madla sa kanyang nakakamanghang pagtugtog ng piano kahit hindi siya nagpa-practice. Makikita rin siya na nagmamaneho ng truck ni Eustace sa episode na tinatawag na Night at the Motel. At aking masasabi na sobra talagang daming talent nito ni Muriel. Pagdating naman sa pamilya ng bag, meron silang computer na hindi dapat maliitin dahil taglay nito ang mga sikreto ng universe. Nasa attic ang desktop computer na ito at lagi itong tinutungo ni Courage para humingi ng tulong. Ang computer na ito ay parang jowa mo na hindi maintindihan. Minsan kaibigan ni Courage at minsan parang pangunahing kontrabida. Kagaya na lamang sa episode na Mega Muriel the Magnificent. Hindi mo alam kung ano ang aasahan mo sa computer na ito. Pero siguradong nagdadagdag ito ng excitement sa adventure ni Courage. Ang cool nga eh, kasi nawalaan naman nunulat ang malawak na paggamit ng AI kahit noon pa man. May mga time ang computer na ito ay nagbibigay ng interesanting payo. Sa episode nga na tinatawag na The Shadow of Courage, may problema noon si Courage sa kanyang anino. Kaya ang binigay na solution ng computer ay makipag-usap siya ng maayos sa nakakatakot na anino o humanap na lang ng bagong tirahan. Sa episode naman na The Demon in the Mattress, nang saliban si Muriel, ay lumapit si Courage sa computer na ito para humingi ng tulong. Nagprint ito ng instruction at isinagawa ni Courage ang exorcism na parang professional. Kalaunan ay matagumpay naman na palaya si Muriel mula sa demonyo. At sa episode naman na Night of the Wormhole, nagkasakit si Muriel at syempre, dumiretso si Courage sa computer para humingi ng sagot. Sinabi ni Courage sa computer na nakagat si Muriel ng isang wormhole. Ang binigay na lunas ng computer ay hanapin ni Courage ang mahiwagang buhok para iligtas ang araw. Napaka-weird, di ba? Pero tulad ng banggit ko kanina, hindi palaging mabuti ang role ng computer.
Sa Mega Muriel the Magnificent ay nagsimula itong magmayabang na mas matapang pa ito kay Courage. Sinabi nitong ipapakita nito kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Nung mga panahong yon, dahil sa power surge na sanhi ng kidlat, nagkaroon ito ng buhay at sinaniban ang katawan ni Muriel. Nagsimulang gumawa ng mga delikadong stunts si Muriel habang sinasapian. Pero sa dulo ng episode, nakahanap naman ng paraan si Courage para palayain siya mula sa control ng computer. Ngayon, tignan natin ang ilan sa mga craziest adventures nila Courage, Muriel at Eustace. Isang umaga sa middle of nowhere, makikita si Courage sa farm na natutulog sa labas ng henhouse habang nagtitipon si Muriel ng mga itlog. Nang biglang may lumapit na isang creature na nakasuot na puting robe at maskara. Ang pangalan ng creature na ito ay Kitty at sinabi nito na masasama ang aso. Nagulat naman si Courage at napasigaw nang sinimulan siya hambalusin ni Kitty ng kitchen sink. Si Muriel naman ay walang kamalay-malay at akala lamang ay naglalaro sila. Sa agahan, binahagi ni Kitty ang kanyang kwento. Galing daw siya sa isang maliit na bayan. At ayon sa kanya, ang kanyang matalik na kaibigan na si Bunny ay naipit sa isang mapang-abusong relasyon na isang gangster na si Mad Dog. Sinubukan ni Kitty na tulungan si Bunny na makatakas. Pero tinakot siya ni Mad Dog, kaya napilitan siyang iwan ang kanyang tahanan at si Bunny. Buong araw, patuloy ang pananakit ni Kitty kay Courage. Ngunit hindi maiparating ang kanyang hinaing kay Muriel at Eustace. Nang gabing yun, nalaman niyang pusa pala si Kitty. Natakot si Courage at gustong sabihin nito kay na Muriel at Eustace, ngunit hindi siya pinapansin. Sa pagnanais na tumulong, ninakaw ni Courage ang mouse toy ni Kitty na may mensahe mula kay Bunny. Kaya, naglakbay siya para iligtas si Bunny mula kay Mad Dog. Sa apartment nito, nakita ni Courage kung gaano kahirap ang buhay ni Bunny. Kaya hindi siya nagdalawang isip labanan si Mad Dog at nagawang iligtas si Bunny. Sa kanilang pagtakas, hinabol sila ni Mad Dog sakay-sakay ang kanyang Cadillac. Humantong ito sa isang delikadong tagbo sa riles at dahil nga mas matalino si Courage, dinastruck niya si Mad Dog kung saan sumalpok ang kotse niya sa tren. Kahit paano, nabuhay naman si Mad Dog kahit sugatan. Sa tren naman, nagkitang muli sila Bunny at Kitty. Lubos ang pasasalamat nila kay Courage sa ipinakita niyang katapangan. Dahil doon, naintindihan nila na hindi pala lahat ng aso ay masasama. Kumaway sila at nagpaalam na kay Courage. Sa isang nakakakilabot na episode na pinamagatang The Plague, dalawang magnanakaw na pusa ang kumuha ng isang Egyptian stone stab mula sa libingan ni Kim Ramses at itinago ito sa farm nila Eustace. Nagkaroon ito ng hindi inaasahang twist nang mismong si King Ramses ang nag-utos na ibalik ang kanyang slab. Dahil kung hindi nila ito ibabalik, ay sasapitin nila ang kanyang sumpa. Ang mga magnanako naman ay sinumpa ng mga kuliglig at kinain sa loob ng kanilang kotse. Nakita naman ito ni Courage, ngunit hindi agad siya nangialam. Kinabukasan, dala ng kuryosidad, hinukay niya ang slab at pinakita ito kila Muriel at Eustace. Itinapon ni Eustace ang slab at tinawag itong basura. Pero, nang malaman nilang nagkakahalaga pala ito ng 1,000,000 dolyares, biglang nagbago ang isip ni Eustace. Napansin naman ni Courage na unti-unting nawawala ang simbolo ni Ramses sa slab dahilan para kabahan siya. Kinagabihan, lumitaw ang multo ni Ramses at binigyan ng ultimatum si Eustace. Sinabi nito na ibalik ang slab o magdusa siya sa kanyang sumpa. Hindi naman ito sineryoso ni Eustace at itinaboy lamang ang multo. Bigla namang lumala ang sitwasyon na biglang nawala ang tubig sa slab at biglang napuno ang tubig ang kanilang bahay. Nanganib si Muriel, ngunit nailigtas naman siya ni Courage sa pamamagitan ng pagdrain ng tubig. Kasunod naman ay nawala ang simbolo ng record player sa slab. Kaya walang tigil tumugtog ang nakakainis na awitin ni Kim Ramses sa bahay. Sa una, hindi pinansin ni Eustace ang mga pangyayari. Ngunit na magpakita ang kuliglig, napagtanto niyang totoo pala ang panganib.
Sa huli, itinapon ni Eustace ang artifact ni Ramses na nagtanggal ng sumpa. Sa kasamaang palad, muling ginuha ni Eustace ang slab at hinamon nito si Ramses. Dahilan para muli silang atakihin ng mga kuliglig. Si Eustace ay nahulog sa gitna ng atake ng mga kuliglig at napatunayan na ang slab ay dapat nasa Egypt at panatilihing ligtas. Kaya naman sa huling bahagi ng episode ay nakulong si Eustace at nakita ang mukha nito sa slab ni Ramses na tila ba parusa dahil sa kanyang kasakiman. Sa mga tumapos ng video, comment nyo lang ang mga gusto nyong content na ating i-cover. So once again, maraming salamat at nagpapaalam, Dokumentador.